Gold, so edible gold siya. So, magkano yun? No? Nasa mga magkano range nito? Ha? Oh! 230, makakakain ka na ng gold. 24 karat. Ano? Pwede mo itong ano, ilagay na sa, ano, sa breeze, no? Palamuti. Yan, naganda, oh. So, 230. Check kita dito. Yan, so may chocolate sila dito. Siyempre. Ah, ito yung ano. Ito yung may dala tong ano, may tiyahin ako dati na natatrabaho sa Dubai. Tapos may mga dala siyang ganito. Tapos hindi lang namin pinapansin. Yan. Imported na. So ang mahal ng ano, first slice. I mean, mahal. 230 for para sa experience. Diba? Tapos nakakain ka pa ng ano, ginto. 24 karat gold, edible. Hindi na siya masama. Ano sa tingin nyo? Diba? So, masarap yan, no? Kaligurado. So, hindi talaga siya, hindi siya mahal, no? Kumbaga parang you're paying the price na deserve lang din naman talaga. Worth it, no? Hindi talaga siya yung wala lang, no? For example na ito. Bigyan ko kayo ng ano, ng idea or example ng pagkain na OA or hindi rin siya makatarungan. Let's say yung tubig, di ba? Mabibili natin yung tubig na 500 ml sa Maya convenience store nang nasa halagang 15 pesos lang siya. Tapos ngayon, pag sa aeroplano na siya, bibilihin yung 50 pesos. So, di ba? So, parang nag-increase siya ng price like at naging 300%, no? Ang kanyang itinaas. So, yun yung ano, yun yung mahal, di ba? Kasi mabibili mo lang siya ng 15 pesos sa labas. Samantala ito, wala ka nang mabibili ito sa labas, eh. Only here in Paris Beach Club. Parang, di ba, meron naman tayong 200 pesos. So, adin dito yung ano, ma'am, yung may 24 karat gold. Sir? Adin dito yung may 24 karat gold na edible gold. 230. Ito. Yan. Ito. Asa, magkano to? 230. Ito. Same din, 230. Oh, sige, wait lang. Ano ba dito yung mas maraming gold? Alin dito yung tikman natin? Cheese. Ano nga pangalan nito? Pero ubos na po. Mango cheesecake po. Mango cheesecake. Ito siya. Si chocolate decadence. Okay. Tapos itong sa ilalim. Bisco. Ito. So ito yun si ano? Si mango. Ano to? Mango. Mango na yun? Mango cheesecake. Sige. So yun sa'yo. So, dine-in lang. Isa lang. Kasi gusto ko lang tikman yung ano. Yung gold talaga. Kung anong lasa ng 24 karat na edible gold. Okay. So, since we're full. So, okay na kami. Isa lang. Oo. Ganito yan. Sa totoo lang ha. Pag may pera tayo, kumain tayo ng masasarap. Diba? Minsanan lang naman to eh. Diba? O, gaya dito ngayon. Kumain to. Paminsan-minsan ng masarap. Diba? O. Masarap siya ngayon. Magkano to? Mango. Anong pangalan nito? So, nakalimutan ko na. Eh, kaya na bahala mag-reply sa pangalan, no? Basta may mango siya. Tapos ngayon, may nakalagay na talaga gold, you know. It's a 24 karat gold edible. No, diba? So, kakain ito ng ano, paminsan-minsan ng masasarap na pagkain. For experience ba? Kasi ito kasi, wala to sa labas. Wala tayo makikita rito sa mga panadero. Sa Rosebank shop, wala to, diba? So, meron na. Meron yung display. Walang ganito, diba? Actually, mas mahal pa ngayon nakain natin sa Isbaro. Naalala mo? Yung cheesecake natin na sa may, ano, sa may SM, Isbaro. Mas mahal pa yun. Yeah. Hindi siya. Ay, hindi pala. 190 pala yun. 100 lang siya. 190. Oh, yun nga lang. Wala siyang gold. Iba to eh. May gold talaga siya. Ano? Titikman na ba natin? Basta yun lang ha. Ulitin ko. Hindi naman siguro masamang tumikim ng masasarap paminsan-minsan, no? So, gaya nito ngayon. Meron naman kaming kahit paano ay pera, di ba? Kahit konti. Meron. Pambiling merito kahalaga. 230 pesos. So, paminsan-minsan kumain ng masarap. Dahil yun. Sa susunod na generation ulit. Ngayon masarap, oh, di ba? Pagkatapos sunod ulit na generation, oh, di ba? Yan lang yun eh. Okay, so ang gagawin ko dito is ito lang. Diba? So, paminsan-minsan, kumain tayo ng masarap. Yan. So, i-focus mo ano, i-focus mo yung gold. Yan o. Merong dalawang piraso dito na 24 karat gold talaga siya. So, ngayon, hindi naman ako interested talaga dito sa cake na to, sa cheese, mango, o kung ano man meron dyan, no?
basta dito ako nagkakaroon ng ano, na-intrigado, dito ako nagkaka-interest. So, syempre, para mas feel natin, kakamayin natin, yun, know? Ayan na, no? Within hand po natin yung 24 karat gold. Hindi mo na kailangan tumutakaraga ng, ano, ng minahan, small mining company, or sa mga Apex Mining, kung saan mo yan, Pilsaga, doon sa Maya Davao region in the Agusan area. Ayan. Cheers! Oh, aliga, aliga, aliga. Oh, huwag mo isama ang mukha ko, ha? Bibig lang, ayan. Ilapit mo, focus, focus mo, yan. Tikman natin kung anong lasa, siyempre, it's out of curiosity. Alam niyo naman, di ba, pag gala-explorer ka talaga, you have to try it for yourself. Like, mag-explore ba? Hindi kasi explore lang na puntahan mo yung isang lugar kung ano kaya meron dyan. Kundi, patitira sa lasa, di ba? Di ba, nakaka-curious yun? Ginto? Kakainin? So, ano kayang lasa nito? So, okay, explore na din, okay? And, one, two, and, okay. Okay, focus, focus. Okay, di ba? Gold kasi ito, ma'am. Never in my life to na. Di ba? Katawa sila, ma'am. Hindi mo kailangan maging mayaman, hindi kailangan maging mapera para lang makatry experience nito. Yes, yes, I am. Gala the Explorer YouTube channel. Okay, so, ikaw man ba nakatry ka na nito so far? Yes, sir. So, anong lasa? Walang lasa. Bago ko sa tikman, walang lasa. So, ano kaya ang reason ng mga tao bakit sila kumakain ng edible gold 24 karat? Design lang talaga siya. Pero, okay. Oh, talaga. Pero hindi talaga ito ilalagay dito just for nothing, no? Talagang siguro experience ng mga tao mahilig na explore. Ano po? Okay, so okay. Focus mo na. Okay? Okay? Actually, okay, description ha. Hindi ako ignorante sa gold. Kasi may mga gold mining sa amin marami sa Davao region. Davao region is that, mayroon kaming probinsya doon na Golden Valley Province. Means Golden Valley. So from the word itself, Davao de Oro na means land of gold. Okay. So okay, come here. Focus. Ayan. Diba? Alright. Alright. Focus ha. Mm-hmm. Parang ah. Hindi, wala lang. So okay, it's your turn. Ikaw naman. Ayun. Hindi, kainin mo naman ba? Ito. Oh, yung gold, tuloy mo na. So, yung lasa, wala nang wala siyang lasa. At least na experience ko, na kumain ako ng gold. Yun, no? Natawa sila. Di ba? Di mo kailangan maging mayaman. Di ba? You don't have to be rich. You don't have to be rich just to experience such a, one of the kind na mga pagkain, di ba? Yes. Hala. Oy, I'm not famous ha. Actually, ano lang tayo ha. Loki lang tayo, Loki. So, nagpa-picture sila sa atin since tayo daw ay vlogger. Pero okay na yun, no? So let's claim it. Vlogger naman talaga na tayo. Tapos, yun lang. Ano ka bang gagawin natin? Siyempre. Oh, tikman natin to. Siyempre, tapos yun. Anong feeling na nakakain ka ng gold? Priceless. Priceless. Diyaw, may price siya. 230. Nasa bagay, plus this experience siya, one of the kind experience, di ba? At least. Oh. So, yun, no? So, we're done with our experience, no? Nag-i-explore tayo ng pagkain na masarap. So, masarap siya, lasang mangga. Pero, simple, masarap siya. Parang nakakapansin ako. Kahapon, halo-halo. Mangga, halo-halo. Oh, halo-halo. Bakit puro mangga? Mangga season. Ulit ngayon. Season ng mangga. Kumbaga, parang, hindi kasi sa totoo lang. Ang mga farina kasi, ito kasing azur. Hindi talaga to siya pangmasa siya. Pangmasa ba ang presyong 3,000 per night? Parang hindi, no? Hindi, no? Hindi siya pangmasa. So basically, ang mga pumunta talaga dito is mga foreigner, mga westerner. Eh alam mo ba ang mga westerners ay pumupunta sa mga sa Pilipinas para tumikim? Hindi lang mga westerners, pati mga Asian like Koreans, Japanese. Nagpupunta yan sila dito sa Pilipinas para matikman ang napakasarap na mangga na mura, ha? Actually, nakatikim naman sila ng mangga sa lugar nila. Sa Korea, sa Japan, o kung saan sa mga bansa nila. Kasi nga lang, it's quite expensive. Alam mo yun? Kahit sobrang sarap ng mangga, nung mga summer fruits natin, kasi sobrang sarap, gustong-gusto lang kainin yun. Kasi nga lang, hindi nila kayang makain yung ganun kadami kasi walang pambayad. Ibig ko sabihin, hindi nila afford yung ganun kamahal. Masarap lang siya. Tikim lang sila. Parang ganun lang. Parang tayo, di ba? Kung may mga pagkain like mga western cuisine, di ba? Tikim lang ang ginagawa natin. Pwede talaga natin magawang magmukbang, di ba? Kasi ang mga gaya nito, di ba? 230. Isa lang in-order natin. Hindi natin pwede kainin yung isang buong cake. Kasi mahal siya. 230 yung isang slice.
pero at least na experience natin. Yun na nga, di ba? Kumain tayo ng masasarap minsan-minsan. O, sa susunod na generation ulit. Generation. So, yun. So, dito tayo sa may, anong pangalan na ito? Skyfort Cafe. Sa loob ng... Masarap yung pagka-cheesecake yan. Cheesecake yan. Cheesecake na may pagka, para siyang may mango float na may pagka Graham, pero yun naman talaga eh, no? So, pwedeng word tayo sa iba, kasi alam mo kung sino nasasabi sa atin ng mga word, yung mga chef cook. Oo. Kasi kinocompare natin yung mga pagkain sa mahal tsaka sa mura, alam mo yun? So, parang insulto yun sa kanila eh. Kaya nito, sinabi natin parang mango float na may Graham na parang ewan, parang ganun, di ba? So, pwede tayong, sabihin na ang word naman itong mga to, di ba? Well, ang maganda naman kasi doon sa atin, hindi tayo nagpipretend, di ba? Na expert, hindi tayo nagpipretend na afford, di ba? I mean, meron tayong pera pambili, di ba? What is 230, di ba? Meron tayo na, within hand naman ng perang ganun, ng halaga. Kaso nga lang, ang tinikman natin siya, out of curiosity, di ba? Hindi tayo siya tinikman dahil pangarap natin, no, never. Alam mo yon, di ba? Titikman niyo kung anong lasa na may gold. Di ba? So, titikman natin siya, hindi dahil sa, I mean, kakain tayo niyan, bibili tayo niyan for the experience purposes, di ba? At saka for the content purpose na rin. Yung iba kasi kakain kahit satisfaction. Oh, satisfaction, hindi rin eh. Kasi cravings yun eh. Parang pag satisfaction kasi cravings. Like, gusto mong masatisfy yung iyong taste buds. Kasi nakita mo, ang ganda ng presentation, ang ganda ng design. Ay, oo. Ang masarap. Nasa loob tayo ng Paris Beach Club, designed by Paris Hilton. Ayun, ito nga pala, no? Oo, dito tayo. Oh. Tinan mo, di ba? Ang ganda ng presentation. Yung mga cake nila may ginto, no? So, tikman mo na, mangga. Kahapon, talagang hindi kami naman din, out of curiosity naman kahapon, nag-order din kami ng mango, halo-halo, no? Na ano siya? Mango, crushed ice, and sago. So, tatlong piraso ipaghalo-halo mo. Hindi masarap? Oh, hindi siya masarap kasi unang-una, sago, matabang. Diba? Walang lasa si sago. Tapos pangalawa, crushed ice, matabang din ulit yung tubig yun eh. Diba? Na ginawang yellow. Grenache, diba? Tapos nilagyan ng mango. Layer by layer, kunyari, diba? Yung sa kanto nabibili ko, 20 lang eh. Diba, pero offensive yan sa ibang mga chef. Na yung ipag-compare natin yung kumbaga, ihahalin tulad yung kanilang mga gawang special, ganun, sa mga mumurahin sa labas. So sorry na, no? Sorry na sa mga chef ko na nanonood, pero ang tinutukoy namin dito is kumbaga, we're just stating the facts na kumain kami nito. Simply because curious lang kami anong lasa. Hindi kami kumain ito dahil pangarap namin. Gusto namin maging in din kagaya ng mga celebrity, di ba? Mga sikat na mga personalities, di ba? Tama? Nakakain sila noon, no? Hindi sila pwede mapapahuli ka ng uso. So, yung gold, at least hindi tayo kasi ang narinig ko lang kasi na kumakain ng gold sila Rihanna. Totoo yan, oh, mga Hollywood. Oh, yung cake na pinakamahal, like magkano yun? 100,000 pesos, parang ano, lagpas pa doon, di ba? Kasi bakit siya ganun kamahal? Kasi meron siyang ginto. Edible pala, no? Edible gold, 24 karat. Saan gawa yun? Sa ginto, ewan ko, paano naging ano yun? Nagiging 24 karat, naging gold yun. Kulayan. Hindi ko rin alam eh. Tanongin natin si ma'am, baka ano. Alright, no? So out of curiosity, so andito na din muna tayo. So itatanong na natin sa in charge kung sino may mas alam. Kasi hirap kasi mag-speculation kung paano ginawa yung 24 karat gold, no, na inilagay nila sa cake as toppings.